Sir? Oh, sir, ano yung mga ano, yung mga third country hiring, may posibilidad po ba na sila ay magkaroon po ng OEC? Yes. Sa paano po yung proseso, sir? Agreed. O ito mga ka-inspire, ito na yung matagal ninyong katanungan sa akin kung paano makakuha yung mga kababayan nating third country hiring ng overseas employment certificate. Ayan. So ito, sabi ni sir, sasagutin niya yung tanong na yan. Tanong ito mga ka-inspire ni Kylie Putin yan sa Singapore. Ayan. Yung ano daw po, yung halimbawa, naka 1 year ka na po dito sa Poland, tapos gusto mong magbakasyon ng Pilipinas, ano po ba yung requirements na kailangan namin na i-provide para kami ay makauwi ng Pilipinas at makabalik dito sa Poland? Oh, kailangan meron kayong visa para makabalik kayo rito. So yung visa is in the form of TRC, kung meron kang TRC or visa. And then number two, kailangan meron kang OEC in order to depart from na IA or Cebu or wherever national ano. So ang kailangan mo is OEC. So pag meron ka pong OEC at saka TRC, dadalhin po ba namin dito sa embahada para i-stop or ano lang? Diretso na po talaga na magbubuk ka na ng ticket para umuwi, ganun ba? Umuwi ka na. Nandun ka na sa Pilipinas. Gusto mong bumalik na. Opo. Oh. So kailangan mo visa or TRC. Opo. Kasi yun ang visa mo, yung karta po dito. Number two, OEC. So siguraduhin mo kay laban na meron kayong OEC, makukuha kayo ng OEC doon sa Pilipinas. So ganun lang naman pala kasimple mga ka-inspire. Wala naman na palang... Oh, kasi mayroon kasi sir nagsasabi na kailangan mo na kumuha ka ng employment contract. Dadali mo sa embassy, istampan ng embassy, tapos dadali mo ulit sa ano. Maraming sabi ng ganun eh. Kaya nga, in order for you to go to POEA, sabihin mo POEA, gusto mo ng OEC. Sasabihin ng POEA, nasaan ang kontrata mo na verified ni Polo? Ah. Ay, yun ngayon. Ay, sabihin mo, wala ho. Ay na, so wala tayong OEC. So, before you go home, ang kontrata mo, ipa-verify mo kay Polo. I-email nyo doon, kasi verifyin niya ni Polo natin sa Prague. So that pag may Polo Prague ka na, ang gagawin mo na lang sa POEA, ops, bigyan mo ako ng OEC. Yan ang magic niya. Magic. Doon tayo hihingi ng OEC sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ayun, sa Geneva pala, yung tatak. Hindi Geneva, Prague. Ako sa Prague. Yung tatak lang. Yes. Kasi sa POEA, sino ka ba? Anong kailangan mo, OEC? Nasaan ang galing sa Polo mong papel? So, wala, patay ka. Dapat meron kang pang magic doon. So, ano? Ibig sabihin, sir, no? Pag galing ka dito sa Poland, kahit wala ka muna, kahit wala kang OEC, magpalabas ng Poland. Yes. So, yung pagbalik mo lang dito. Ayan, maliwanag sa inyo mga ka-inspire, na kung halimbawa nandito ka sa Poland, kahit nagaling ka ng third country, basta meron kang valid visa or TRC, pwede kang umuwi ng Pilipinas. Ay, hindi rin po. Basta meron kang Philippine passport, yun lang. Philippine passport. We don't care kung may visa ka rito or wala kang visa, TNT ka or ano. Mahuhuli ka naman dyan sa immigration ng Poland kung TNT ka. Pero in order for you to enter the Philippines, ang kailangan mo lang is a passport. Passport. Yun lang. Yan, ang tanong, makakabalik ka ba rito? Tama. So in order for you na makabalik ka doon, kailangan mo na may visa ka going to Poland. Dahil sabihin na, mag-ano ka sa labas? Magtatrabaho po ako, nasaan ang visa mo? Oh, may karta po dito ako. Okay, kung walang karta, di visa. Anyway, number two, OEC. Nasaan ang OEC mo? Ay, kumuha ka sa POEA. Ngayon, sa POEA, hindi kanila entertain doon for OEC kung wala kang verified labor contract. Nagaling po ng Polo. Nag-verified ng Polo. Ayaw. In charge of Poland. Ayaw. Ang Polo in charge of Poland natin. Since, so the best way is mga 4 months, 5 months before ka umuwi, in-scan mo na ang kontrata mo at in-email mo na sa Polo, sa Prague. Sabihin mo, ma'am, uwi ako. Kailangan ko OEC. Tulungan mo ako dito sa kontrata ko. Kahit walang working permit. We don't care kung anong working permit. It's a Polish matter. Ang atin is OEC. It's a Philippine matter.
So ngayon, tatanungin niya ngayon sa POEA, nasaan ang valid ang working, ang kwan mo, contract? Contract mo po. Sila ba't will also say, nasaan ka? Kasi pag, may kontrata ka dyan, pero wala kang, saan proof mo na nagtatrabaho ka dyan? ID or sweldo? Kinuha yung working permit. Kaya nga, working permit because they want to be sure na hindi ka tatago-tago TTNT sa labas na meron kang trabaho sa Poland. Yun. Kaya kung meron ka ng karta po ito, meron ka na. Wala pa. Karta? Meron na po, oh. Nakadalawa na ako. Yun na yung proof mo na nagtatrabaho ko na yun, may karta na nga eh. Or visa, kasi ang karta is also your visa to enter. So from the police side, kailangan, bakit ka pumasok sa kuha, nasaan ang visa mo? Yun, karta mo, or kaya visa. Sa Philippine side naman, dun sa NAIA, OEC. Paano ka magtatrabaho sa abroad, wala kang OEC? Oh. So in order for you na bigyan ka ng POEA ng OEC, kailangan yung working contract mo dito sa Poland verified. Verified ng Polo. Yeah. Oh, si. Kasi yun ang magic dun. Wala bang question dun sa Polo kapag ang kasi dalawang klase kasi yung contract na binibigay ng company, employment contract saka mandate contract. Wala bang magiging problema questionable doon sa Polo pag pina-verify mo sa kanila na ano na bakit mandate ito, bakit employment ito, wala bang anong kwento, wala ba 'yan? Basta kontrata, basahin nila ba. Mahala ang pangalan doon, contract o mandate. Contract o mandulok. Contract o mukmuk. It doesn't matter, that is just the name. Ang babasahin niya yung laman. Ah, sige po, sige kulang, po. Kulang. Sasabihin sa'yo, kulang ito. Kahit ang ngalan doon, mukmuk, makmak, makmuk. Oh, it doesn't matter. Yun, yeah. Mga ka-inspira. Nasagot okay. Na ni Sir. Meaning man. Say, the Polo will look at the substantive content ng kontrata niyo. Kung okay sa kanya yan, kahit anong pangalan doon, verify. So with that verified contract, you can go to any POEA in the Philippines and get the OEC. Yun. O yun mga ka-inspire ah. Kasi napakaraming mga followers ko yung nagtatanong. Actually, ito yung pinaka number one question ng mga OFW-er dito sa Poland. Kung paano nga daw sila makakapag-negosyo. Meron yung flyer niyan. Ayun mga ka-inspire. So, nasagot okay. Na ni Sir yun. Okay, so maraming salamat po Sir. Thank you so much po sa ano. Kailangan.